si may madadamay po dito na isang general po, na retired general po. Gusto nila po siguro na gagawin nilang senaryo dito. Kung sila'y papalik bukas, gagawa silang senaryo para siguro hindi ako makapagsalita. Okay, dilima. Kami mga witness, busy na po kami sa aming mga testimony dahil po malapit na pong hearing namin at lalo na sa akin na meron po akong expose na supplemental affidavit ko po. Ito po ay pinaka-importante para malaman ng buong sambayanang Pilipino. Sorry po nga hindi ko po nasabi po ito sa Kongreso. Dahil po, ulitin ko po, pinigilan po ako sa aking dating ex-girlfriend ko na si Nova Princess Parmino. Yun. Ngayon, ginawa natin, tinext ko si Secretary Minardo Guevara nung kasi naisend to sa akin ito ni Herbert Escolanco. Nagkatawagan kami kanina, binerify ko kung siya nga ito. Positive siya yung kumontak sa akin sa Facebook account. Simple lang ang gusto niya. Iparating ko kagad kay Senator Bongo, pati kay DOJ Secretary Minardo Guevara. Nung napanood ko, una, hindi muna ako nagano. Ngayon, ang ginawa ko, sabi ko video call tayo. Nung nag-video call kami, ayun, confirm, si Herbert Escolanco nga yung kausap po kanina sa Facebook. Kung natatandaan nyo po guys, si Herbert Escolanco, siya po yung testigo laban kay Leyla de Lima. Oo. Kilala nyo si Leyla de Lima, di ba? Yung pakantutin na babae. Yes, ang tukilir. May tindahan pa dyan eh. Ha? Ah, yung smart. Ito to pa. Ito, talay mo na lang to, bes. Iganyan mo lang yung kamay mo, ha? Para hindi maglalak. Kasi baka maglak to eh. Naglalak tong... Kunti, picturean mo na lang. Ito. Para matawag natin sa GMA. Yan yan, picturean mo. Yun. Nung nagka-video call kami ni Herbert, confirm na siya nga. Sabi ko, sige, ipaparating ko ito kay Secretary Minardo Guevara. Tinanong ko naman siya, may tiwala ka ba kay Secretary Guevara? Sagot niya, yes sir, may tiwala kami. Kaya lang ang problema, may mga tao dyan na hindi pinararating kay Secretary Guevara. Ngayon, tinext ko na si Secretary Guevara. Hinihingi niya ang video copying ito. Tapos si Senator Bongo, nag-text na rin sa akin, pinarating ko, sinabihan ko na siya, may tiwala ka ba kay Senator Bongo? Ang sagot niya, yes sir, mas maganda kung irekta mo kay Senator Bongo. Ngayon, ang sagot ni Senator Bongo, ninyo isend mo sa akin ang video na yan. At sinabi ko, sir, naka-live na ako sa Facebook. Ngayon, ang reply niya, nyo, mamaya ka na tumawag. Naka-ano pa si PRRD, boss, nagpo-program pa. PRRD. Kaya hindi ko siya, yan ang reply ni Senator Bongo. Nagtitaping na siguro, baka mamaya sa national program ni PRD na ilalabas. Mamaya, makakarating na ito mismo sa Pangulo dahil katext na natin si Senator Bongo. Sana guys, ishare nyo po ang video ito dahil itong si Herbert Escolanco, naniniwala ako, ito isa sa mga matibay na testigo natin. Tama yung isang nag-comment dyan na may mga general na pinapaikot si Pangulong Duterte. Sure yun, meron dyan na akala natin tapat kay Pangulong Duterte pero pagkatalikod, iba ang ginagawa. Di ho ba? Kaya guys, tulungan natin si Herbert na maikalat ang bidyong ito doon sa ibang vlogger, paki-upload na lang din ho sa inyong channel para alam ng pamahalaan yung pinagkagagawa. Kasi baka mamaya, tanggalin na naman ito ng Facebook Philippines, itong live video natin. Alam nyo naman ang Facebook Philippines, di ba? Madaling magtanggal pag alam nila ang atake ay kalaban sa kanila. Alam nyo na po yun guys. Pakikalat na lang po ang video ito at mamaya i-upload din natin to doon sa isang YouTube channel ko para lalong maiparating sa tanggapan ng Pangulo. Good night guys! Ipagdasal po natin si Mr. Herbert Escolanco. Sa atin naman eh, kung talagang may pagkakasala si Herbert, dapat panagutan niya. Diba? Pero ang mas maganda rito, makapagbigay siya. Sana yung sinasabi ni Herbert, magsasabi na siya ng totoo, sasabihin niya na lahat ng nalalaman niya, mga hindi niya nasabi, dapat pangalanan mo na. Di ba?
sinasabi niya na may nag-a-attempt ng gustong patahimikin sila sa loob, baka palabasin, lumaban, at kung anong ginawa, di ba? Mas maganda na makarating sa taas. Pakishare na lang, guys. Thank you sa lahat ng inyong panonood po ngayon. Salamat, guys. Alam ko lahat, hindi lang ako magsasabi rito. Marami magsasabi pa. Takot lang. Gusto po ko mabistigahan po dito, mapuntahan po ako. Gusto ko po, i-request ko po si General Danao. At saka General Ilasar. Mabistigahan, hindi lang ako magsalita. Dami sa Bilibid, dito marami. Manahiling ko lang po at nanawagan po ako dahil bukas papalit ang BGMP. Kami po ito nangangamba at lalo na sa akin. Hindi lang po hirsi ito ang may impormasyon galing. Hindi lang ako magsalita. Pati mga kasamahan ko rito magsasalita. Hindi ko lang babigitin pangalan. Kung saan po nanggagaling impormasyon na papatayin ako. Sinaryoin ako. Hindi nagbibiritsyon ako ngayon para malaman ng buong San Benedict Pino at malaman ng Kongreso at Senado at sa Department of Justice. Pasensya na po. Basta po, kami dito, walang binigay na VIP treatment sa government sa amin. Patas po ang gobyerno para sa amin. Wala nag-utos po sa amin, nag-witness po kami. Kahit abogado ko po, hindi nag-utos sa akin. Ito po'y kusang loob ko na nagsasabi ng katotohanan kung anong nangyayari noon kapanahonan noong 2014 noong ako po'y bilang isang chairman ng maximum security compound. Diyan, napatunulo ba? Wala makain, nakakain lang ako. Sa 2 taon, Pasko, wala. Pati mga anak ko, wala. Tapos sabihin, kulang ko, mayaman. Mayaman, sino ba, Princess Barone? Hindi po ako. Ako po, utusan lang po. At sama din po kay Dilima. At nga, utusan nila po ako nga maglikom ng pera galing sa droga para po ipundo para sa iyong eleksyon niya noong pagkasinadoran niyo. Totoo po yun. At hindi lang po yung sasabihin ko. Itong hearing ko, may expose po akong bibitawan. Hindi ko pwede sasabihin dito sa video, kung hindi, doon lang po sa korte po, sa 256 Brands, Munting Lupa City. Pero nakikiusap po kami at tumiling po kami ng tulong po sa inyo. Nga sana matulungan po kami. Hindi pwede papalitan ng mga gwardiya namin, 4 na taon na nagbantay sa amin dito. Na shifty kami. Papalitan kami ni MGMP para ano isenaryo. Para hindi na ako makapagsalita sa korte. Ano ba? Hindi ko maintindihan po ang direktor namin na si General Bantag. Ano ba? Wala naman kami illegal, wala naman kami ano dito. Mga tao to naghirap. Gusto ko lang klaruin po, no? Ulitin ko po, sa hearing ko po, ma-expose po ako na mas mabigat, mas matindi.